guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay hikaho sa pera or kaya kayo po ay namumblema ngayon sa pera? Alam niyo po ba ang mga ritual para agad-agaran po tayo ay magkakaroon ng pera? Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakahirap po talaga, lalo-lalo na kung hindi mo alam po saan kakukuha ng pera. Lalo-lalo na kung may anak ka na naasa sa'yo. Diba? Napakahirap po ng ganyan. Lalo-lalo na kung ikaw ay wala talagang kapera-pera. Wala ka ng bigas, wala na rin ulam, ultimo sa binas, wala, ultimong pasikanton, wala. Pagtapos ang iyong anak ay nahingi sa'yo ng may babayaran sa school, tapos may lagnat pang isa mong anak, tapos ikaw eh, kumbaga nakakalam na ang sikmura mo at kumbaga nawiwindang ka na. Dahil alam niyo po ba, pagka ikaw ay gutom, hindi ka na makakaisip ng tama. Kaya mainam ay lagi kang kakain na nasa tamang oras kayo ng inyong pamilya, ng inyong mga anak, lalo-lalo na ang inyong mga anak. Eh, paano ang gagawin natin kung wala nga po tayong pera? Diba? Napakahirap ng ganyan. At ito pa, take note. Paano kung lubog ka pa sa utang? Paano kung may naniningil pa sa'yo? Na halimbawa, eh, may nagdo-doorbell or kaya po wala ng doorbell, patay na nga po ilaw, wala na. Pagtapos, tao po, sigaw na sigaw, apaw, nandiyan ka ba? Nakaw, ayan na, maniningil. Naranasan ko po yan na talagang palahaw na doon sa labas. Apaw, lumabas ka dito, ang kapal ng mukha mo. Utang ka ng utang, wala ka pang bayad. Ngayon, nahihiya na rin ang nanay ko. Sasabi ng nanay ko, bahala ka dyan. Hindi na talaga nilalabas ng nanay. Dati-dati nilalabas pa niya. Pero noong ganun nga po ang nangyari, ay hindi na nilalabas. Hinahayaan na lamang. At ang banta sa akin, ako daw ay maghanda na abogado at ako ay ipakukulong. Yan po ay naganap po sa akin. Kaya ako po sa inyo, na kayo po mga bossing kong manonood, ay huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, ay may pag-asa. At kumbaga, iikot din ang magandang kapalaran sa inyo. Kagaya po ng mga, may nagme-message po sa akin, na yun nga po, nung ako nga daw po, yung ayon sa basa ko sa tarot card, ay tunay daw po, ito talaga nangyari sa kanila. At kung ano nga daw po, nawawala na sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Kung ano daw po nga ang mga dapat nilang gawin para daw po mabago ang kanilang pamumuhay. Ito lamang sasabihin ko po sa inyo. Gumawa po kayo ng ganitong ritual. Kailangan lubos lamang ang inyong paniniwala. At kailangan muna, unang-una sa lahat, magdasal po tayo. Alisin po natin, yun kasi ang unang-una kong ginawa. Yun lang ang masasabi ko lang din. Ang dami rin tatanong sa akin, ay ma'am, gusto ko ikaw ang gagawa kasi ang bilis. Ang bilis daw po ng, kumbaga eh, kung ano yung ginawa ko, ang bilis daw po ng talab. Ngayon, tinatanong po sa akin kung ano daw po ang ginawa ko at ang bilis daw po ng tumalab. Isa lamang po ang sagot ko kasi bago po ako gumawa ng ritual, inalis ko muna yung mga sama ng loob ko, tapos lagi-lagi po ako nagdadasal. Parang umabot pa po ito ng isang buwan bago gumawa po ako ng ritual. Hindi ko pa po totally naiisip pa noon ang mga ritual na aking mga pinagagagawa. Nang after ng isang buwan, ay di October, November, nung November, kita nyo na, sabi ko nga po sa inyo, ay ilalagay po tayo niya kung saan maganda. Nanalangin ako lagi sa araw. Yun, binigyan niya ako ng ideas na sabi, ritual, gumawa ako ng ritual. Ang dami. At inayon ko nga po sa, kumbaga, sa punso yun, sa aking nalalaman, ang aming tahanan ay halos itaob ko nga po sa mga pampaswerte. At ano naman po ang naganap sa akin? Ayun nga po, nasunod-sunod ang mga blessing na hindi ko inaasahan sa aking buhay. Kaya kung ako po sa inyo at kayo po ay, kumbaga nawawalan na kayo ng pag-asa sa inyong buhay, huwag pong ganyan dahil kumbaga wala pong magandang maidudulot po yan sa inyo. Instead na kayo po ay manlugo-lugo, manlumo, yung magpa-ano-ano na lang, magpahiga-higa sa kama dahil nga nawala na kayo ng pag-asa sa buhay, wala pong mangyayari sa inyo dyan. Kaya kailangan tumayo po kayo. Dahil ang makakatulong lamang po sa atin ay sarili lang din po natin. Once na kayo po ay may naasa sa inyong mga anak, hindi po dapat maging ganyan ang ating attitude. Kawawa po ang mga bata. Kasi inanak po natin sila, tayo po ang gumawa po ng ganyan. Kumbaga, obligasyon po natin yan at hindi po tayo pwedeng magpatamad-tamad para lang po, para sa kanila, para po sa mga pangangailangan nila ay mabili po natin, maibigay natin, di ba?
Ngayon, ano po ang mga kailangan natin? Ngayon, ito po, basta kailangan kung ano po ritual na kayo po ay gusto nyong gawin or kaya kayo po yung ritual na naniniwala na ito po ay mangyayari, ito po ang gagawin nyo. Pero once na kayo po ay may doubt, huwag nyo po itong gagawin dahil wa-effect po yan. Ano po ang mga kailangan natin? Kailangan po natin ng isang papel. Yan. Kailangan din po natin ito pong ball pen. Kailangan din po natin ng luya. Kailangan natin ng jar. Kailangan din natin ng whole nutmeg. Ito po ay nabibili sa supermarket. Meron din po nito sa Lazada. Kailangan din natin ng clove. Ayan, yung clove. Ito po ay nabibili rin sa supermarket at meron din po nito sa Lazada. Ayan, clove. Tingnan nyo po ha. Ayan. C-L-O-V-E. Clove. At nutmeg. Nutmeg. Ayan, yan po itsura niya. Nakakala mo eh, nyog na maliliit. At ito, pagkakaalam ko itong nutmeg na ito, ay parang ito ay parang bunga ng royal palm. Ayan, kasi ganun din ang itsura niya. Na natuyo. Ayan. Ngayon, yan lamang po ang ating kailangan. At ngayon, sulat po natin ang date kung kailan natin to gagawin. November 15, 2019. Tapos, sulat natin ang tunay natin pangalan. Apple Pagyu. Tapos, ang wish po natin, magkaroon ng maraming pera. Direct na po ha, wala na sana-sana kasi ako po eh almost a years pa na may sana. Pero wa-effect po. Pero nung walang sana, ay nako, ang daming blessing na dumating at kumbaga eh, dire-direcho ang mga blessing na dumarating na hindi ko inaasahan at labis-labis pa sa akin pangangailangan. At pagkatapos, magkaroon ng bagong, syempre, may bahay na, bagong bahay, bagong sasakyan. Tapos, makatapos, syempre, pinakamayor din po yan. Makatapos ang mga anak sa pag-aaral at magkaroon ng magandang bukas. Ilayo, yan po lagi-lagong dinadasal, layo sa anumang yung pinakamayor, kapamahakan at ilayo sa anumang uri ng karamdaman. Importante po ito dahil ako po ay merong kakilalang mayaman at pagkatapos po niyan, ang sabi po noong mayaman nga po, sabi niya wala daw silbi ang kanyang yaman dahil siya daw po ay may sakit. Kaya kailangan ay importante ang kalusugan at hindi lang din po pera. Kasi ngayon gusto niyong bumili ng ganitong pagkain, gusto niyong kumain ng kumain, hindi na pwede. Kaya kumbaga hindi niya daw nai-enjoy ang kanyang buhay, ang paborito niya ay kumain. Kaya wala daw silbi ang kanyang pagyaman. Kaya kailangan daw po pala, pag magwi-wish ka ay isasama mo lagi ang inyong kalusugan at hindi lamang daw po puro pera. Ayan, kaya isasama po lagi natin ang ating kalusugan, ilayo tayo sa anumang kapahamakan, yan po yung mga pinakamayor at yun din ang ating mga anak. Pagtapos yun, lahat ng mga kahilingan po natin ay matupad. Ilayo sa anumang uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Maging masaya ang buong pamilya. Pagtapos, pangalan ko uli, pangalan niyo po uli ng tunay na pangalan at lagda. At pagkatapos po nito, ay tutupiin po natin siya. Siyempre, alam niyo na, favorite, baka may kumontra, asin. Yan, asin. Lagyan po natin ng asin konti. At pagkatapos, tiklop. At pagkatapos, ay lagay dito. Tapos, tiglupin na lang maliit kasi dito natin sa jar ilalagay. Yan. Ganyan po. Kailangan nasa ilalim yung jar. At pagkatapos, kumuha po tayo kahit isang piraso lang ng nutmeg.
No? Nutmeg. Tapos, ito po, mga 7 butin lamang ng ating clove. O kaya, damihan na natin. Kasi marami naman talaga dito eh. Ito. Bango? Yan. At pagkatapos, kasya kaya ito. Ay, hindi kasya. Kailangan hiwain po ito. Pagkatapos, de ito po siya. Isusulat niyo po dito kung kumuha kayo ng pin. Yan. Sulat niyo po dito kung magkano yung pera na kailangan niyo po. Halimbawa, sabihin natin ay 1 million. 1 million. Yan. Pagkatapos, sulat niyo yung tunay niyong pangalan, Apple. Apple Pagyo. Yan. Kapag naisulat nyo na po, yan, lalagyan nyo lang po siya dito. Yan. May na, magkasya po siya, pero ito okay na para makita nyo po ang buong detalye. Pero maliit na luya lamang po, okay na po yan. At pagkatapos, ito po ilalagay nyo sa likod ng inyong main door or kaya po ay sa ilalim ng inyong kama or kaya sa pag-akyat ng hagdanan kung may hagdanan po sa inyo. Yan po, or kaya sa may kusina, pwede rin kasi wala naman tong coins. Yan po ay isa sa mga pinakamagandang ritual para ang ating po mga pangarap sa ating buhay ay mabilis pong matupad. At kapag sa loob ng halimbawa, sa loob ng mga 2 buwan or kaya 1 buwan, ay malamang memorize nyo pa naman ang mga nakalagay dito na paulit-ulit yung pinagdadasal. Mainam po ay sabayan nyo rin ito ng paulit-ulit na panalangin sa may silangan, 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Araw-arawin nyo po yun. Araw-araw kayong magdasal lagi sa may silangan. At ito po ay sa loob na 1 buwan ay alalahanin nyo kung ano po ang mga nilagay nyo dito at kung ano-ano ang mga natupad. Ito po ay napaka-epektibo dahil sa akin po mga ilang ano lamang ay natupad ang mga nakalagay po dito. Kumbaga yung mga exaggerated na lamang ang hindi pa natutupad pero halos lahat ay natupad sa pamamagitan lang po ng ganito ritual. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa ganito ritual, minumungkahi ko kayo na kayo po ay gumawa ng ganito dahil ito po ay isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan para mabilis po matupad ang mga pangarap po natin sa ating buhay at magkaroon agad-agad po tayo ng pera. Lalo-lalo na kung tayo kapos na kapos sa pera. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo. Huwag po kayong gagawa ng ritual kung kayo po ay may doubt. Gawin nyo po ito na kayo po ay gusto nyo at kayo ay naniniwala na kayo po ay suswertihin. Yun lang po guys, salamat po.